Hello guys, good morning. Magbalon trip lang kami yun. Di maga magising. Ito lang, simpleng kwarto ko guys. Kopti na. Bintana. Yan ang kama ko. Headset. Ito yung headset ka na ang labas. Hello guys, palantay lang ako guys. Ito sa bangko. Palantay ko. Kita nyo kanina. Dito ko dadaan sa main road. Sada. Dito yung Balon Rio dyan. Ito yung kamalapit dyan. Ito pa nalabas ako dyan. Dito ko ngayon para kaya ko guys. Iiwan ko lang, wash lang. Ito na magsampay. Wala yung creator dito ah. Baka nag-CR, tayo ko lang. So dito ako nagpalalong. Kapag malonde na ako, iiwan ko lang sa londe shop. At mamaya nga puti, pag-uwi ko, magpa-repel din ako tubig. Kasi wala nang laman yung isa pong galon. So ito guys, nagalakad muna ako dahil para ma-exercise. Saturday ngayon. Ito lang ang aking buhay dito sa Davao City guys. Maglakad. Dito muna ako sa isang bakanteng stall. Going to one muna tayo guys. Hindi, wala pa tayong pasok ngayon dahil hindi pa yung tanggal sa trabaho. Mag-a-apply pa lang tayo pagkatapos ng Ramadan. Ito ngayon ako sa Davao City. My previous vlog is about my life in Davao City. Ito ang buhay ko sa Davao City guys. Kasi wala pa nga trabaho. Kasi nga, di pa ako nakapag-apply uli. Sa bahay lang ako lagi. Dahil nga fasting. Hindi ka mapagod. Basa-basa lang. Tungkol sa yung slap, siyempre. Kung ano mga dapat gawin pag Ramadan. Diba? So, ganun guys. Kulimlim ngayon. Delikado pag umulan. Hindi, mabasa pag umulan, di ba? Mababasa ka pag umulan. So, kailangan, huwag ka maglalayo. Balik, babasa. Yun na maganda rin sa Davao City, guys. Kung gusto mo pumunta sa mga park, malapit lang, titikit. Tapos, connecting, ika nga. Tapos, madaling sumakay. Huwag lang, cross hour. At sigurado, hindi ka makakasakay. At pwede ka namang hindi sumakay. Maglakad ka lang. So, malapit lang. Sentro kasi dito. Yung aking tinehar ba, sentro? Malapit sa Eco lang. Malapit sa mga malls, malapit sa mga tindahan, mga bilihan, mga mura pagkain. So, lab, malapit. Malapit din sa mga lunes shop, sa filling station, nakarin mo lang. Actually, sa aming kalye doon, sa looban, marang tatlo yung ano doon eh. Apat pala na lunes shop. Eh, dito ako banda sa labas ha, kasi nga, tuloy ngayon, nag-vlog ako. Iwan ko lang doon sa labas na. Pag sa dulo kasi banda sa gitna sa amin. Eh, ano doon? Kailangan doon wash with dry. Tapos puke. Siyempre, tipid tayo. Mahal yun eh. Kasi nga, wash dry at saka puke.
Pero mabango, may patungo pa eh. May ano sa lirong fabric perfume nilagay. Dito sa aking pinalabahan, wash lang. Siyempre, walang perfume yun. Wash tsaka doon eh. Ano. Ako na magpapatuyo din, may ito ng panahon. Diba, nakita niyo yung kwarto ko, diba? Nilagyan ko ng kortina ng puti bago. Dati, yung malong ko lang nilagay kong kortina dun. Pinalitan, para may iba naman. Kaya puti. Dati ko lang kortina yun. Ito yung kortina ko yun doon sa gilid ng aking kama. Kasi nga gusto ko yung may ginagano ako. Mga kortina. Dati yung kortina sa bintana, garbage box na kulay itim. Merong nagsabi na bakit ganyan ang kortina mo. Bakit parang sinabi ng pangit ang kortina mo. Dinugtong-dugtong ko lang kasi kapos. Bumili ako ng garbage box. Tapos dinugtong-dugtong ko. Hindi ka tango ng scotch tape. Nakatatlong scotch tape yata ko doon. Yung maliit na bilog na ganyan. Tapos yun nalagay kong kortina. Kasi nung magtatrabaho pa ako sa call center, gusto ko yung kwarto ko madilim. Para pagdating ko sa bahay, makakatulog ako agad. Ayoko may sinag. Ayun. Nandun pa rin yung garbage box sa likod nung kortinang puti. Diba? Please. Maganda na tignan, diba? Liit lang ang kwarto ko, kinakyot, diba guys? Ganun lang. Makikita mo yung sombrero. Kasi bawat araw, iba-iba sombrero ko sinusot. Actually, more than 10 yung sombrero ko. At siyempre, sapatos ko, diba? Doon ako labas. Kasi pag bumili ako sapatos, yun talaga, pag nagustuhan ko, sabay-sabay. Noong may trabaho pa tayo, nga ba natin trabaho? Kung nandun pa rin yung mga sapatos, buo pa rin. Yung iba, medyo bumigay na yung tahe. Natural lang yun. So at least, araw-araw may iba-iba ang sapatos ko. Kasi nga, kailangan natin yun sa trabaho. So ngayon, hindi na ako namimili kasi wala tayong trabaho, tipid talaga. Kaya, ang anak ko na lang binibili pagkain. Eh ngayon yung fasting, hindi na ako bumili ng pagkain. Ngayong hapon, bili ako. So, ganun guys. Maglakad sana ako dito sa park ng Sandawa. Maano, mayumit. Walang hangin sana. Ang hirap. Parang dalay kang pawisan. Yung ganyan, parang Middle East, mayumit ang init. So, gagawin ko ngayon, uwi muna ako at magparefill ako ng tubig. Parang may tubig ako. Mayang hapon. So, bago pa naman akong uminom ng tubig ngayon. Bawal din akong kumain. Kasi fasting. So, ganun lang ang buhay ko dito guys sa Davao City. Relax-relax lang tayo dito kasi nga, napanin ang trabaho. At hindi pa nag-reply yung aking supervisor na pinadalan ko ng message. Baka makatulong sa akin na baka may kailangan doon sa kanilang kumpanya. Apply ako ulit, abroad. Abangan nyo guys sa kanilang channel ha. Para itip ko sa inyo kung anong mga kailangan requirements. So yun lang guys, uwi na ako guys. Eh, mainit na. Panghali na, hindi na pwede maglagan-lagan sa park. Sobrang init. Walang cover yung park eh. So, yun lang pala vlogs na ito. Nandang siyang kayo mag-like, siyang mag-share, mag-subscribe sa akin channel. John Khalid Carina, ganoon na sa second channel ko. John Carina TV, tsaka sa pangatong channel, Daytime World TV. Bye-bye! Our love is a light. Somewhere begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.